Magandang araw sa inyo mga kapalapaan at welcome back to my YouTube channel. Nagbabalik na tayo sa part 2 ng Maton 125 EX. EX125. Ang cambio nito ay yung all around. Pero siya ay dikinta. Ang cambio niya ay primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, neutral. Umiikot yung kanyang cambio. Pag nakakinta at na isang yakyak pa sa una, nagnyo-neutral. At dahil hindi naman ito yung issue sa pinapagawa ng mayari, ito yung mapapanood nyo sa part 1. Ilalagay ko na lang yung link doon sa description, yung mga hindi nakakapanood ng part 1 ng video nitong Maton EX125. Ito po ay ang issue nito ay maingay. Pero marami na itong napaltan, maingay pa rin. Nakailang baklas na yan. Dahil gumawa tayo ng video nito about sa part 1, panoodin nyo na lang sa link sa description. Kaya ito guys, ito na yung part 2. Gumawa tayo ng part 2 para mapatibay natin si Maton 125. At kung ano yung mga nasira dito sa Maton, kung bakit maingay ang makina. Ito yung mga dapat nyong aalamin para tumibay. Ito guys, bago tayo magsimula, shoutout muna tayo. Shoutout po kay Richie Rial ng Pakalat, Mangatarem, Pangasinan. Shoutout kay Jason Alberto. Shoutout kay Choi TV. Shoutout kay Banjo Rosales. Shoutout kay Maris Lovely de Ocampo from Rojas, Isabela, and Cagayan, Bali. Shoutout kay Don Motovlog from Dubai. Shoutout kay Technician Aladdin mula sa bansang Kuwait. Shoutout kay Makoy T. Palorina. At shoutout kay Pasaine Velasco. At shoutout kay Jessalyn Florencio. At kay Jan Rosel from Tagum City. Yan. Shoutout po sa inyong lahat at God bless. Tara guys, panoodin natin yung tutorial about sa part 2 nitong Maton 125. Yan na guys, yung mga papalitan natin. Nagtataka kayo bakit marami tayong papalitan dito. Yan, yung black, papalitan natin. Pero yung mga bomba, hindi naman natin papalitan yan. Yung bomba ng langis. Ano nga ba yung nakasira dito sa makina nitong Maton EX125? Ito yung mga dapat nyong aalamin kung ano yung nakasira. Ito guys yung nakasira. Strainer po yung nakasira. Bumarado po yung strainer. Sobrang dumi. Marami siyang sinirang pyesa. Buti na lang at may makina tayong isang buo na engine. Ang gagawin natin, yung original na makina ng engine, ilalagay natin dito sa Maton 125. Yan. Para tumibay yung Maton 125. Unahin muna natin tong kicker. Ilagay ang washer. Yan. Ilagay ang spring. Ilagay ang stopper. Ilagay ang thrust washer. Itong thrust washer ay saktong-sakto lang sa butas ng ehe. Ng shafting. Yan. Hindi naman kayo malilito dyan. At ito yung sa part 1 na nawala yung washer. Nakakuha na tayo. Yan guys. Oh. Tatandaan nyo, kailangan kumpleto yung washer na yan. Pagka wala yung washer, dadaplos yung inyong kicker. Pagmasdan nyo guys, napakasimple lang ng pagkakabit ito. Isang kamay lang yung pagkakabit at may lalagay nyo na hindi mahirap. Ikawit ang spring doon sa butas at iikot ito ng pakanan. Yan, pagmasdan nyo yung stopper. O diba guys, napakaluan lang. Hawak ko yung kaliwang crankcase at hawak naman yung kanan yung kicker. Napakasimple lang. Yan guys, so yun, yung spring. Yung iba nahihirapan sa paglalagay pero napakaluan lang nito.
At ngayon nakakapit na yung kicker. Dito naman tayo sa main drive. Hanapin ang pinakamanipis na thrust washer. Yan, nakalagay na yung pinakamanipis. Ilagay ang starter gear or idle. Ilagay ang spline washer. Ilagay ang kinta. Ilagay ang segunda. Hanapin ang thrust washer na makapal sa itaas, na saktong-sakto sa shafting ng main drive. Ilagay ang kinta. Ilagay ang segunda. Ilagay ang thrust washer. Ilagay ang trasera or third gear. Thrust washer na manipis na magkatulad. Yeah, kahit magkabaligtad yan, okay lang. Ilagay ang isang thrust washer. Ilagay ang primera. At may mapapansin kayong bushing, dalawang bushing. Pagka hindi kasya, yung isa kukunin yung bushing. Yan. At yung isang thrust washer na manipis. Yan yung magkatulad. At ito yung ating bushing. Ilagay natin dito sa starter gear. Yan. Ito naman ay thrust washer. At ngayon, buo na yung ating transmission. Ito yung starter gear natin. Primera, segunda, tresera, kwarta, kinta. Malaki sa counter. Sa main drive, paliit ng paliit. Primera, segunda, tresera, kwarta, kinta. At ngayon nga pala guys, i-convert natin ito ng ang cambio ay na-stopper sa kinta. Paano nga ba ito gagawin? Pagmasdan nyo itong ating shifting drum. Yung shifting drum, guys. Yakutra natin ang screwdriver. Alasin muna natin. Gumamit ng 10mm socket. Yan guys, ipapalit natin. Galing sa Rusi 125. Pagmasta nyo, magkatulad na magkatulad. Yung isa ay walang stopper. Make sure na magkatulad yung makukuha nyo. Yan, tatapat natin guys ha. Yan. Yan, magkatapat na, okay na. Pagmasta nyo guys, so magkatulad. Yan. Pero yung stopper, mapapansin nyo, itong ikakabit natin, may stopper dito na pundo. Itong isa ay all around. At kailangan natin magpalit din itong stopper cam. Yan. Itong spindle, hindi na tayo papalit. Itong star lang papalitan natin. At shifting drum. Yan, titingnan nyo guys kung make sure na nakakaltis yung cambio. At ngayon, pwede na nating ilagay ang assembly transmission. Ito guys, yung ating shifting fork. Yung bangkong, ibukod muna natin yan. Hanapin yung mas malaki. Yan, yung pinakamalaki ay sa ilalim. At yung pinakamaliit ay sa gitna. At yung bangkong, yung sinasabi ko sa inyo, bangkong yan guys, yung isa, yung pinakamalaking isa,
Sa taas yan. Yung iba kasi nalilito sa pagkakabit nitong shifting port. Ilagay ang pin. Dito sa transmission, ang napalta natin ay shifting drum. Galing sa Rusi 125 na engine. Pero yung crankcase nito, hindi natin pinapalitan. At napadagdag to ay washer din sa kicker. Yan, yan yung gasket ng ating Rusi 125 na kinalas na makina. Itong sigunyal, bago na to guys. Mga kapalapan, alam nyo ba kung bakit papalitan ko ng sigunyal? Kasi guys, yung timing gear ay nagkaroon ng tama. Kasi pagka alam nyo ba kung ano yung naging sanhi, kung bakit mumalma yung sira. Ang naging sira ay yung strainer. Dumami ang sira ng motor na to. Kasi kung iisa-isahin natin, ang sira nito, hindi ito titino. Kagaya ng connecting rod. Yung kanya, mayroong tama na bahagya. Yung bearing, medyo kalog kasi hindi tinamaan to ng langis. Hindi nagpump yung langis. Kaya ang ginawa ko, isinama ko na itong sigunyal sa pagkakabili ng mayari para, pero hindi naman kamahalan yung pagkakagawa nitong motor na to. Bali, lahat ng nagastos dito ay 6,000 kasama na po ang labor. Yung mga papaltan ay napakadaming napaltan. Yan. Make sure na nakambyo yung inyong motor. Tetestingin nyo kung nakambyo. Okay na. Yan guys, yung pagkakaiba ng oil pump na ibang motor. Pagmasdan nyo guys, lalagay ko yung oil pump ng Rusi. Sala po yung oil pump niya. Kaya ilalagay ko ay ito na ring oil pump nung original. Kasi meron siyang RPM gear. At sisiguraduhin yung napump yung langis. Lagyan ng langis yung butas at paikutin ito kung lalabas yung langis. Yan. Pagka bumula yan at sumugalwak, ibig sabihin, nabumba ang langis nyo. Yan guys. Chain lever spring. Ilagay. At may washer. To guys, so pinaltan ko na rin to ng bagong clutch housing. Bakit ko nga ba to pinaltan ng bagong clutch housing uli? Kasi guys, alam nyo, kung magpapalit kayo ng clutch housing, dapat palit din ang pinion gear. Yan. Kasi baliwala yung pagpapalit nyo ng clutch housing kung hindi kayo magpapalit ng pinion gear. At kung sakaling yung kanya ilalagay ko, yung pagkakabili ng clutch housing na bago, hindi na po magkakaigi yun kasi sinira na siya ng pinion gear. Ito guys, pinalta ko na rin to ng clutch assembly. Kasi yung pagkakabili ng clutch housing at itong pinion, sinama na namin yung assembly para hindi na siya magpalit ng clutch lining. Ito na, assembly na rin. Sinama na namin lahat. Bago na rin yan. At yung bearing dito sa clutch, bago na rin. Tatandaan nyo guys, pagka hindi nagbumba yung langis nyo or nagpump, maraming masisira sa makina nyo. Kaya pag inisa-isa nyo yung sira at marami itong nadamay, halimbawa nagpalit lang kayo ng timing gear, pre, nagpalit kayo ng timing gear, yung connecting rod, nagkatama na, di maingay pa rin. Kaya ang ginawa ko dito, nilahat ko na yung sira nito.
para sigurado tayo sa makinang ito. Kaysa magpa-press pa ako ng timing gear, hindi ko na kinalas yung timing gear nung galing sa motor. Sinama ko na yung buong sigunyal. Ilagay ang bolt ng rotor cover ng oil pump. Paalala ko sa inyo, huwag na huwag kayong mag-i-impact drive ng oil pump rotor. Napakadelikado po niyan. Kagaya niyan, nasinsiliya, nabasag. Yung sa pagkakagawa ng unang mekaniko, nabasag po yan. Sinabi ng may-ari, nabasag po yan. Pagsinsil. Ito namang timing gear. Yan, bago na yung ating cam gear. At cam lobe, bago na rin. Galing to sa makina ng Rossi 125. Yan, yan yung marker. Yan. Ito, bago na rin itong pin. Diba, mapanood nyo sa part 1, kailangan may washer. Mapanood nyo sa part 1 ito, nagkatama rin yung pin. At yung kanyang cam gear, nagkatama. Ang daming sinira. Pati nga guys, yung black, nagkaroon din ng tama. Pinaliwanag ko dun sa may-ari. Alam nyo ba kung pag hindi nagpump yung langis nyo, maaaring sirain ang inyong black. Sinabi ko sa may-ari na mapapaltan ko to ng mga pyesa, pero hindi ko mapapangakong uusok yung iyong motor kasi may tama yung kanyang black at piston. Kaya ang ginawa ko, sinama na rin namin tong black na to. Original naman to at galing sa motor ng Rossi 125. Yan guys, oh, bago na rin yung cam follower at original pa itong black na to. Yan. Lagay natin yung gasket. At ilagay natin yung bagong black na original. Yun. Yan. Kita nyo guys, oh, swabing-swabe. Yung iba, swak na swak at napakaganda ng pagkakabuo natin dito, napakalinis. Ilagay ang dalawang bolt sa black, ilagay ang mga dowel pin, ilagay ang ulsil ng magneto. Yan, napitan ang mga head at pinaltan ko ito ng bob seal. Yan, napitang mabuti yung head. Itong washer, kailangan di mawawala dito sa daanan ng oil pump, doon sa dulo. Mawala na yung tatlong washer dito sa unahan, wag lang doon sa dulo, sa may butas. At yan, okay na. Paano nga ba natin makakasusurebol tayo kung nabumba yung langis natin? Ganito yung paraan ng sekretong malupit na ituturo ko naman sa inyo. Kita nyo yung butas na yan. Buhusan nyo ng langis yan. Pagka nabuhusan nyo ng langis yan, pinuno nyo. Bababa yan pa ilalim. Pag hindi bumaba yan at hindi naiga, ibig sabihin hindi nabumbangin yung langis. Ganun lang kasimple para malaman kung napampangin yung langis. Tatandaan nyo yan. Kapag hindi bumaba ang langis, hindi nabumba. Kapag bumaba yan, siguradong napump ang langis. Yan yung sekretong malupit natin pamamahagin sa inyo. Mga diskarte natin. At ngayon, pwede na natin ilagay ang rocker arm. Hindi ako nagpalit ng rocker arm. Yan. Ito mga kapalapan, yung naging sanhi nung pagkasira ng motor. Hindi nagpump ang langis, kaya nasira yung motor. Yan. Ngayon, pwede na nating ilagay yung langis. 1 liter oil. Ewan ko nga lang kung hindi na tumino itong motor na to. Bago na lahat yung makina nito. Yung mga pyesa, bago na. Ang daming sinira nung makina.
Pati black nagkatama. Kasi kung kahit palitan ko yan ng timing gear, hindi ito titino, kagaya ng kasausing. Pag hindi ko pinalitan, hindi naman nila pinalitan ng kasawa. Di ba, maingay pa rin yun. Kaya pinalitan ko na rin. Yan, pagmastan nyo yung langis, ang lakas bumumba ng oil pump. Napaanda rin natin. Yan guys, so kita nyo, bugalwa ka no. Yan. Lagi nyo check ang bumba ng langis pagka tuwing kayo mag-overhaul. Yan, mga kapalapaan, buo na lahat. At okay daw yung handa. Sana kuya, makatulog ka na ng maganda. Isip na isip siya sa kanyang motor kung paano ito titino. At yung kambyo, napakaganda na ng kambyo. Swabing-swabing na. Iba mo na lang. Kaya hanggang dito lang ako, mga kapalapaan. Sana may natutunan naman kayo sa Maton EX125. Sa conversion natin ng 5-speed para sa stopper ng 5-speed. Hanggang dito lang ako. Salamat sa inyo. Mabuhay kayo.